Good morning, Philippines. Hello, world. Araw ng Linggo, kaya tara, simba tayo. Thank you for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you. You're God's beautiful creation. Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello, world! Araw ng Linggo, kaya paalis na po kami. Ready to go na? Right? Tara, let's go na! Okay, tara-tara! Let's go! Mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga Kamuhan natin ang inilalas natin at hindi sa lahat mayroon tayo mga bagay na wala sa iba. At ito ay masasabi natin na tayo ay pinapahal. Ngunit na kung ating pinisan sa aming mga kapatid ang ating mga pagbasa ngayon, ito ay hindi patayan ng Diyos para sa isang tao ay matagawa na pinagpala. Sa matalang taong tayo ay pinagpala kung tayo ay nagagawa na gusto natin, kung tayo ay mayroong kayamanan, kung tayo ay mayroong mga talagang mga kaibigan, tayo ay matatawa na pinagpala kung mayroon tayong dito at kapangyarihan. At ito ang tinatawag natin paningin ng mga hulugang bagay. Paningin ng ama ko talaga naman ang hindi sa sarili ay talagang pinagpaka na lubusan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, minsan sa ating buhay ang kapangyarihan lalo lang na sa politika ngayon, marami po ang talagang mga pagpapati ng Panginoon ang kanilang nagkukusuhan at ang mga tao kanilang nagkukusuhan dahil papatakbo ngayon sa ating gobyerno. At ito ang kanilang nagkukusuhan na kandidato o gusto magpuno sa ating Panginoon. Ngunit ang tapang sinasabi ng ating mga pagbasa, ang kanyang kapwa-tao ay parusahan ng Diyos. At ang mga tao na itinis, ang mga tao na dinaranhati, ang mga tao na lumay, sila naman yung bigyan ng Diyos na kapighawaan sa tatlang panahon. At sila yung masasabi natin tunay na pinagpala ng Diyos, tunay na binigyan ng Diyos ng pagpapala dahil ang kabuhayan ang pinatawag natin pag-sakripisyo. Kaya sa ating Ebanghelyo, mabalat ang malupa dahil ang kabuhayan ang kahaliman ng Diyos. Mabalat ang inyong mga nagpuno ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mabalat kayo mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y mapagalan. Mabalat kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y natupunan, hindi
kagungan at inaalipan ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay pinasusunan na. Sabi pa, magdala kayo at kumuso sa tuwa kung ito'y mangyayari sapagkat marami ang inyong nagpipala sa dami. Ito ang pinakamaganda mga kapatid na bagay kung tayo man ngayon ay nanginginap sa patong ibabaw dahil sa kasakiman at ipapatako. Kung tayo man ay nanginanas ng mga problema at kung tayo man ay nakaranas ng pag-iimay matiging pagsubok sa buhay, tayo ay pinagpala ng Diyos hindi sa mundong ito kundi sa susunod na buhay doon sa buhay na wala hanggan. At ito ang sandar ng Diyos. Ito ang pasko ng Diyos na maranasan natin ang binabito sa mundong ibabaw. Dahil sa tatang panahon, tayo ang may ganitipala sa Kanya sa dami. Kaya, napakaganda po mga kapatid, kung ang ating buhay, ang ating sarili, ay pinagpasalos natin at matawa tayo ng kapuhinan dito sa mundo ito. Huwag tayo maging katulad sa mga Pariseo. Huwag tayo maging katulad sa mga Saduceo. Na talaga namang pagbigay sa kanilang kasarili ay matangas. Gusto nila na sila ay itinalaki. Gusto nila na sila ay mapaginata. Gusto nila na sila ay sasampakin. Muli, ang sinasabi ng propeta Jeremiah sa unang pagbasa, ito ay makausahan ng Diyos. At ang mga tao, ginagawa sila Panginoon. Kaya nga sa politika mga kapatid, talaga namang sa lamang. Kung hindi naman hindi maganda ang politika sa ating bansa. Dahil bisan, patuloy na lamang kung mag-post ka sa yung Facebook, sa internet, na pinipita ay nakasasila sa kanilang sinusuportahan ng politika. Marami ang magpura sa iyo, marami ang magtitiis sa iyo na ikaw ay mapatayin. Marami ang magagalit sa iyo at hindi sa lahat, ikaw ay sasaktan. At ito ang hindi maganda sa ating mga Kristiyano. Dadalhan sa ating mga Katoliko. Na dapat we need to respect. Kailangan natin respetuhin ang opinion, respetuhin kung ano ba ang sinasabi ng ating kapwa-tao. Dahil ito ay pagre-respeto natin sa Diyos at tayo ay nire-respeto ng Diyos kung ano ba ang ating desisyon sa ating buhay, kung ano ba ang nais natin. Hindi tayo, masasabi natin, hindi tayo pinapakagalaman sa tayo sa ating pagkisiksyon sa ating buhay. Kaya nga, binigyan tayo ng pipil para makapili, para gawin ang gusto natin maliban sa kasamaan. Kung pinili natin ang kasamaan, that is our pipil. Kung pinili natin ang ating kabutihan, yan ay napakaganda. We have a choice. Pero ang Kristo yun, huwag ko naman i-impose sa iyong kapwa na ganito ang iyong gagawin at ganito ang iyong pupuntuin. At hindi sa lahat, huwag ko tayo makinig sa ni na pagkakasala sa pamamitan ng pagtig o talagang mayroong pinatawag natin noong pananako para sa ating kapwa dahil naman sa sinasabi natin at pangabakay sa mga tao nagpapagbibig ninyo. At ito ay isang paalala sa mga kapatid ng simbahan ay ganyan. Upang paalalahan tayo kung ano ang tama, paalalahan tayo kung ano ang pagkagalan ni Tumis sa panahon na ito. Dahil ang lahat ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ay pinagpala ng Diyos. At ang lahat may pinigyan ng Diyos ng kanyang gusto para ito ang kanyang gagawin. Kaya,
tayo ay mapanan dahil tayo ay mga lingkod natin. Tayo ay mapanan dahil nakaranas tayo ng pagkakalimutan. Tayo ay mapanan dahil tayo ay nakaranas ng mga sakripisyo na hindi maganda sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nag-isang na rin sa pari na sa kanyang pamilya, siya ay nabanggit ng pangalan ng isang politiko. Ay pagkatapos niya mabanggit mayroong ng video. Ay sa kanyang pamilya, sa video, pinaklod sa social media. At pag-upload, maya-maya, marami ang nagmura, marami ang nagsasalita, marami ang mga tao na nagagalit dahil iniisip nila na masama ang panunito at inisa na na sinisiraman niya ang politiko na kanilang gusto. Ngunit ipinapakita, ipinapaluwanan kung ano ang dapat tama na gagawin natin bilang mga nananampalataya at upang magiging maganda ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, luwa sa ating buhay, pag-iisahin tayo ng papapalad ng ating kapwa sa pamagitan ng pagbabahagi, sa pamagitan ng pagsunod sa kaluluwa ng Diyos. At sa pagsunod ng kaluluwa ng Diyos, hindi lamang pananampalataya ang ating pinag-usapan, kundi pananampalataya na mayroong luwa. Kaya nga sinasabi ni Apostol Santiago, faith without good works is dead. No? Patay. Ang pananampalataya na walang gawa, ang pananampalataya na katugang mga lamang sa tingin mo na ikaw ay may pananalig sa Diyos at hindi ka gumagawa ng kabutihan, ang pananampalataya ng Diyos ay walang kabutihan. Kailangan ang pananampalataya at mabuting gawa ay nakasama sa lahat. Ang pananampalataya mayroong gawa at gawa na mayroong pananampalataya ay pinagpala ng Diyos. Kaya mga kapatid, gawa sa ating buhay, tayo ay pagpalaan ng Diyos sa pamagitan ng pagpalaan ng mabuting balita na sa ating pananampalataya na mayroong gawa. At doon, tayo pagpalaan ng Diyos sa takdang panahon sa mga kahalinan ng Diyos. Umiikot eh. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.